Hi guys, magandang buhay sa ating lahat. And again, welcome back to my channel. And for today's vlog, tuturuan ko kayo paano ako gagawa ng lechon manok sa oven. Dahil namimiss ko yung lechon manok sa Pilipinas at dahil iba ang taste dito ng lechon manok dito sa Kuwait. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ako gagawa ng lechon manok sa oven na panlasang Pinoy recipe. So, ito yung mga ingredients ko. Ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo. Alright guys, here are all the ingredients that we need. Ito yung tanglad. Meron akong dalawang tangkay na pinulupot ko ng paganyan. And then, may tatlong akong tangkay na pinutulputulo ko siya ng paganyan, pahaba. And, meron akong rosemary. Rosemary, ito siyang nasa garden ni Bossing. Sa mga garden ng ating Bossing, meron dyan. For sure na meron dyan. Ang bango-bango niya, ito yung lalagay natin pang marinate sa kanya dahil ito yung nagbibigay ng amoy, ng masarap na amoy at masarap na lasa. So, meron tayong 6 cloves na garlic o yung bawang. Tapos, onion na large. 2 chicken magic cubes. 4 tablespoons of sugar. 1 cup water. And chicken, whole chicken. Ito yung chicken na nilinisan ko na kanina. Ayan. And then, mag-optional tayo ng asin. Kung matabang yun sa panlasa natin, gusto tingin natin matabang, mag-additional tayo ng asin. So, yung una natin gagawin guys, is yung, ilagay natin yung water dito sa cooking pot natin. Ganyan. And then, add sugar. And then, ito yung naputol-putol kanina na tanglad o yung lemongrass. Ilagay natin siya dito. Ayan. Mas masarap, mas masarap pala. Mas masarap. And then, rosemary. Ikat lang natin yung paganyan, yung kanyang talbos. Ayan. Tapos ilagay natin dyan. Tanggalin natin yung kanyang dahon. Dahil ito yung nagbibigay ng aroma. Masarap na lasa at masarap na amoy ng ating lechong manok na lutong Pinoy. Ayan. Wow. Ang magumaw talaga ng rosemary. Promise. Ayan. And then, yung ano natin, yung bawang. Pagsamasamahin na natin dito sa cooking pot at i-bring to boil natin. Ilalaga lang, ipapakukuluan na natin ng mga 5 minutes. Ayan. Tapos, yung ating onion. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung ating chicken magi cubes. And then, maglagay lang ako ng konting asin kasi mas masarap yung maalat siya pag na-marinate siya na maalat. Eh, pag niluto mo, lalong sasarap. Ayan. So, ito na yun. Atin itong pakukuluan. So, bago natin pakuluan, para natin makalimutan yung ating tanglad. Tingnan nyo guys, nilinisan ko na siya. Malinis na siya sa loob. Tinanggal ko yung dugo-dugo sa loob. Tapos, hinugasan ko ito ng harina. Hinugasan ko rin ito ng lemon para matanggal yung langsa ng manok. Tapos, in-scrub ko siya ng asin yung
buong katawan ng ating manok para hindi malamsa. Ayan, ilagay na natin dito yung ating tanglad sa loob ng kanyang tiyan. Ayan. And then, pakukuluan na natin to ng mga 5 to 10. So, ayan na siya mga beshi. Kumukulo-kulo na ang ating ingredients. Ayan. At sa panlasa ko, kulang yung asin. Matamis lang siya pero walang alat. So, magdadagdag ako ng asin kasi kailangan mag-agaw yung lasa niya, mag-agaw ang alat at tamis. Para pag i-marinate na natin ito sa manok, eh mas masarap ang kanyang lasa. So, ayan. Dagdag ako ng asin kasi matabang siya. So, depende po yun sa inyo mga beshi. Kung gusto nyo na hindi masyadong matamis, less nyo na lang yung sugar. Kahit mga 2 tablespoon of sugar na lang. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung nag-aagaw ang tamis at alat sa manok kapag na-letchon na. So, 4 na kutsarang asukal ang nilagay ko. And mas maganda beshi, yung gagamitin yung asukal is yung brown. Para yung ating manok, magiging brown siya. So, ayan, titikman na natin uli. So, okay na siya mga beshi. Okay na ang kanyang lasa. So, ayan. 5 minutes na itong kumukulo-kulo. I-turn off na natin ang apoy. And i-cool down na natin itong ating ingredients. Pag lumamig na ito lahat, saka na natin ito i-marinate sa ating manok ng overnight. So, ayan na siya. Lahat, pinaghalo-halo ko na lahat. Lahat-lahat sila. Yung bawang, yung tanglad, yung rosemary. Tapos yung magic cubes. Yung tubig, asukal, asin. So, ito na silang lahat. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng kanyang amoy. And sigurado ako, masarap itong i-marinate sa manok. At dahil nagawa ko na ito ng maraming beses na, sa tuwing namimiss ko ang lechong manok, so ito lagi ang ginagawa ko. Kung wala kayong rosemary dyan sa inyong bahay, meron kayong nabibiling anis. Yung anis, yung star anis, yun ang ipapakulo nyo dito. Instead na rosemary, anis yung gagamitin nyo. Dito kasi walang anis, so rosemary ang nakita ko, eh nasubukan ko na ilang beses na. Eh mas masarap itong rosemary. Dahil ito ay herbal medicine na ginagawa nito ng mga panghaplas sa mga sakit-sakit sa katawan. And yung iba, ginilalagay ito sa mga grilled chicken din. Sa mga beef, ginagawa siyang pampalasa at mga dekorasyon. So, meron ako nito nakita sa garden ni Bossing. Ito lagi kong ginagamit. At talagang napakasarap. So, i-call down na natin ito mga beshi. And mamaya lang konti. Kapag ito ay lumamig na, atin na siya imamarinate sa ating manok. So, balikan natin mamaya. Ito na siya guys, ang ating ingredients na pinalamig ko kanina. So, malamig na talaga siya. So, atin na itong ibubuo sa ating manok. Ayan. Isama na lang natin itong mga kanyang ingredients. Ayan. At ating itong tatakpan. At overnight natin sa fridge. Ilagay natin sa fridge. So, ito na siya guys. Yung ating manok na gagawin natin lechon bukas. Na marinate ko na siya. Lahat ng ingredients, ilagay nyo siya dito. Pag lumamig na, ito nilamig, malamig na siya. Nilagay ko na siya dito. And ilalagay ko ito sa ref ng overnight. Tapos mamaya pala guys, bago kayo matulog, babalik tayo nyo itong other side para yung itong sa ibabaw, mabaliktad siya, yun naman siya ulit maka-absorb ng lasa. Kasi hindi siya umabot ang sauce. Ano niya, pang marinate niya, hanggang dyan lang, hanggang dito lang. So kailangan nyo ito mamaya balik tayo rin para ito namang side na to ang mamarinate dito sa kanyang tubig. So ayan. Tatakpan na natin. At mamaya bago ako matulog, babalik na rin ko to siya. Takpan at ilagay sa ref para hindi mangamoy. Ilagay niyo sa inyong fridge for overnight. Ang ating chicken na binabad natin kahapon. Ang ating gagawing lechong manok ay atin nang ilalagay sa oven at lutuin na.
So, ayan. Atin na siyang tatanggalin sa kanyang pagkababad. Lipat natin dito sa Pyrex. Ayan. Tapos maglagay lang tayo ng kunting sabaw para yun ang luluto sa kanya. Ayan. Ilalagay na natin siya sa oven hanggang sa maluto. Mga isang oras mahigit. Letchon manok, sinalang ko na siya sa oven ng 200 degrees for 1.5 hours hanggang siya ay maluto at maging dark brown ang kanyang kulay. So, balikan natin mamaya after 1.5 hours. Yan. Ito na po ang itsura ng ating lechon manok pagkatapos ng 2 oras. 2 oras ko siya sa ginrill sa mahinang apoy. So, ayan. Ganyan ang kanyang itsura, mga beshi. At ang lahat ng kanyang mantika ng manok ay lumabas na. So, akin siyang hahanguin. At tatanggalin ko siya sa kanyang sabaw. So, ayan. Lagay natin dito. Ouch. Lagay ko siya dyan. Ayan. Ang ating lechon manok, mga beshi, sa oven. Pasensyahan nyo ng aking galan kasi marami ako niluto ngayon. So, ayan. Ayan. Wow. So, beshi, kung kayo ba'y gusto nyo kumain ng lechong manok na wala dito sa yung panlasa natin, yung lutong Pinoy, na wala dito sa Middle East, pwede kayo magluto ng lechong manok sa oven. Gayahin nyo lang itong ginawa ko. I know for sure na masasarapan kayo. So, ayan ang kanyang itsura. Ayan, napaka-juicy niya. Ayan. Wow. At i-slice ko na siya, mga beshi. At kami kakain na. Nagugutom na ako. So, sana mga beshi, may natutunan kayo sa aking video ngayon. At kung bago ka sa channel ko, pakisubscribe na lang po. At kung nagustuhan mo itong video ko, yung luto ko, give me thumbs up po. And pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa laging sa araw-araw kong vlogs na sa araw-araw kong video na pinopost. So, ayan mga beshi. Again, ito po yung aking lechong manok na lutong Pinoy. And again, thank you for watching everyone and see you for my next vlogs. Bye! Ayan, ang ating lechon manok. Wow! So juicy! Tender and juicy. Yummy. Yan ang kanyang panglad sa loob. Wow. Ang sarap-sarap. Nabango-bango. Slice ko na siya.